Excited na ako dyan, oh. Kainin na natin yan. Nice. Ano upuan? So magkape muna tayo bago natin simulan ang ating vlog. Okay ba yun? Sukal kayo dyan. Siyempre, dito yung ating thermos para sa kape. Coffee, baby! Alright. Sugar, baby! Alright. Masyadong maingay yung nag-chainsaw, mga strawberries. Kasama ko ngayon si Walid. Nakatid ko. Bunso namin galawan. Tingnan mo sa camera. Pasensya nyo niya, medyo shy sa camera. Tara, okay. Bismillah. So ito, native coffee dito sa amin to, no? So, ang 1/4, 50 pesos. May i-compare ko siya sa brewed coffee ng ano, no? Starbucks, lalo na pag tinapangan yung timpla. Pero ito hindi naman masyado matapang yung timpla. Katamtaman lang yung pait at yung aroma. Oh my God! So, bago tayo pumunta dun sa strawberry, ubusin ko muna itong kape. So, ayan, welcome back. Welcome dito sa ating YouTube channel, Callon's Farm. And I'm Mr. Dan Callon, ang inyong tour guide sa agrikultura. And for today's video, nandito na naman tayo ulit dito sa aking strawberry garden. At tayo ho ay mag-a-update lang naman po, no? So, nakakatuwa, no? Very interesting yung gagawin nating video today kasi yung bunga ng ating strawberry, hinug na. Oh my God! Ayan. So, kakainin natin siya mamaya. So, update ko lang kayo saglit dito sa ating mga halaman, no? So, nung nakaraan, gumawa tayo ng organic fertilizer which is yung fermented fruit juice. So, dito natin makikita, no? Experiment natin yun, no? So, 7 days from now, 6 days from now, ma-harvest na po natin yung ating ginawang concoction, no? So, abangan nyo po yun, no? Titignan po natin, no? Kung, effective talaga dito sa ating mga strawberry yung ginawa nating concoction. So kung bago ka dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share ang video na ito at hit yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So tara, simulan natin. So ayan, no, update lang tayo, no. So kakatapos ko lang magdilig at ayan. Very matured na po yung mga strawberry plants natin. Ayan. Malalaki na po yung mga crowns nila. Ayan. So from time to time, tinatanggal lang ko sila ng mga old leaves kagaya nito. Ayan. Tapos yung mga runners, tinatanggal din po natin yung mga runners. So ayan, katulad nito, ito yung runners na tinatawag. Ayan. So itong runners na to, ito yung daughter plant niya. So dito, yung way na pagpaparami ng ating mga strawberry. So ayan, kung makikita nyo, may ugat siya. Ayan, may ugat. May ugat yung ating runners. So dito, pwede natin siyang itanim sa directly sa paso or directly sa lupa na, no? So pagtatabihin lang natin yung paso, then ipapatong natin to dun sa bagong paso.
So after a month, pwede na natin siyang i-cut from the mother plant. So ganun lang po magparami. So meron tayong mga video diyan. Panoorin nyo yung pagta-transplant, kung paano magparami ng strawberry. So lahat ng mga video natin ay nasa description down below. From pagtatanggal ng mga dahon, from pagtatanggal ng mga bulaklak, yan nasa video natin yan lahat. So check nyo po yung ating playlist about sa strawberry sa mainit na lugar. Lalagay ko po yung link sa description below. So yan, ito yung mga nasa ibaba kasi hindi nakasya dito sa ating stair, ano, stair type, yung patong-patong. So yan, tapos andyan din yung ating mga direct na tinanim sa lupa. So yan, mga matured na sila. So ayan, no, alam nyo po ba na ang strawberries ay nagtataglay ng mataas na level of vitamin C, which is mahalaga sa pag-boost ng ating immune system, no? Makakatulong ito para makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit, especially ngayon, no, may ano tayo, no, sa pandemya ngayon, no. So isa to sa makakatulong sa atin, no, para kahit papaano makaiwas tayo sa mga sakit, no. Itong strawberry ay nagtataglay din po ng mga mataas na antioxidant na makakatulong to fight cancer. Alam nyo po ba yan? So hindi lang yan, no, mataas din po yan sa potassium na makakatulong sa pagdevelop ng ating mga muscles. Ayan. So ito, napakagandang halaman nito, no. Hindi talaga kayo malulugi pagka nagtanim tayo nito, lalo na kung maging commercial pa, no. Magkaroon tayo ng marami nito at maibenta pa natin sa mataas na presyo. So ayan. So doon na tayo. So punta na tayo doon sa ating strawberry. Excited na ako kainin yung strawberry natin. So ayan, punta na tayo doon sa ating mga kingberry. So dito sa kingberry, dito yung namunga, no? Dito yung pinabunga ko. So ayan. So very distinct, no, yung dahon ng kingberry, makapal siya kesa dito. So ito, di ko alam kung anong variety to. May nagsasabi Sweet Charlie, pero hindi talaga ako sure. At siguro papangalanan na lang natin to. So gawin nating Kalon variety. So ito na, reveal. Oh yes. Napakaganda. Very hinog na hinog. Excited na ako dun. Kainin na natin yan. So yan. So itong variety na to, yung kingberry or yung San Andreas, they are everbearing type na mga strawberry. So it means na mabilis silang mag-mature, no, para mamunga. So ayan. So ang edad nito nasa 5 months na. So hinayaan ko na siyang mamunga. Pero ito yung mga kasama niya, yung 5, namulaklak na din siya. Pero mas nauna siyang namulaklak dito. Siguro 3 months pa lang sila or 2.5 months na namulaklak na. So tinanggal ko muna yung bulaklak nun, binidyohan ko din yun. So sinabi ko din doon kung bakit natin tatanggalin yung unang bulaklak, especially kapag kayang pa yung strawberry plants natin. So i-check nyo yung video na yun. Nasa description din yung link ng video. So yan, balik na tayo dito sa ating bunga. Napakaganda. Pakita ko muna sa inyo bago natin kainin, bago natin siya ihiwalay sa mother plant. Sobrang ganda. Selfie muna tayo. Selfie! Maganda. Ay, try. So
tanggalin na natin, i-harvest na natin, no? Excited na ako. So, hilain lang natin. Wait lang. Cheers! It's time! So, pinch lang natin. Yan. So, ito na siya. Tara. So, ito na talaga. Ayan. Nakikita niyo ba? So, ito na. Ayan. Kita niyo muna yan. Kikita niyo ba? So, kainin na natin. So, first time, no? Eh, hindi. Pangatlong bunga na pala to. So, pangatlong bunga na natikman ko sa aking mga strawberry. So, at least napapatunayan natin na namumunga dito kahit sa mainit na lugar yung mga strawberry. So, slice muna natin siya ng kalahati. Do it! Just do it! Ang bango niya. So, titikman na natin. Ang tamis. Pero may asim siya ng parang sa santol. Tapos yung tamis at bango. Grabe. Bango. Ang sarap. Yung asim niya parang santol talaga. Tapos yung bango ng strawberry, yun talaga yung naglalaro sa bibig mo. So, yung natikman ko sa Baguio, hindi ganito katamis eh. What? Yung tamis niya. Tamis. Napaka-fruity. Ang bango. Sarap talaga. So, nakakatuwa, no? Kasi first time. So, first time nung plants natin na mamunga. Hinayaan natin mamunga, hindi natin pinch kasi nga matured na yung katawan niya, no? More than 4 months na. Magpa 5 months actually. So yan, tapos na. Tangkay lang yung natira, oh. Ang tamis. So yun lang yung masasabi ko sa strawberry natin, no? Matamis at napakabango, aromatic. So nakakatuwa. Kasi nakikita natin nagbubunga yung ating pag-aalaga sa ating mga halamang strawberry, no? So before, nung hindi pa natin na kukuha, no, yung pag-aalaga, marami tayong casualties, no? Maraming hindi nabuhay kasi hindi natin alam yung soil mixture, kung paano yung proper na pagdidilig, kung paano yung paggamit ng mga organic fertilizer, no? So, ang may papayo ko lang kapag mag-aalaga tayo ng strawberry, make sure to research. Huwag tayong tamarin mag-research. Lahat ng alaga, alagaan talaga natin. Kasi dati, hindi natin kagad siya nadiligan. Kunyari, mainit masyado yung panahon. One day lang ho na hindi natin madiligan yan, makikita mo agad yung resulta nung hindi mo pagdidilig. So, lalo na kung hindi maganda yung soil mixture natin dati, nung hindi ko pa alam yung proper na soil mixture para sa ating mga strawberry. Talagang tumitigas yung lupa. So, with that, mahihirapan ulit mag-absorb ng tubig yung ating strawberry. Yung lupa nung
pinagtaniman natin. So maganda talaga yung buhagag yung lupa, maraming organic materials yung lupa, tapos lagi nating didiligan every day. So yun. Then yung mga video na yan, yung paggawa natin ng mga soil mixture, nasa description down below yan, no. Pwede niyo i-check yon para lahat ng guide, no. As much as possible, ginagawa ko siya ng video. Lahat ng makakatulong sa pagtatanim ng strawberry natin, ginagawa ko yan ng video. So, ayan. At salamat po dun sa mga ating mga subscriber at patuloy na nanonood ng ating mga video about strawberry and organic farming. Ayan. So, maraming salamat sa inyo. Shout out po sa inyo. So, sa mga bago dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At i-share na din po itong mga video natin para marami pa pong matuto sa pagtatanim ng strawberry at sa organic farming. So, ayan. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. See you next time.